Hello, dreamers! Kumusta pa kayong lahat dyan? I am doing pretty fine. It's Sunday here today. And wala pa rin akong schedule. Wala akong work for 4 days. Pero tomorrow, February 1, back to opening na naman po. Back to level 3 of the reopening program ang buong Ontario. Ibig sabihin, allowed na naman po yung dining. Allowed po ng dine-in ng mga restaurants, mga spa, mga gym, even event venues, yung mga, ano tawag doon, mga Coliseo, mga Rogers Center. Allowed na naman sila, but for 50% capacity only. So even kami sa restaurant, yung work ko kasi I'm a server, di ba? So allowed kami ng 50% dine-in na maximum capacity. 50% ng maximum capacity ninyo. For example, 60. So, maximum na occupancy ninyo at one time should be just 30 people. Ganon. So, it's gonna start tomorrow, February 1. Kaso, wala akong schedule tomorrow. February 1, February 2, wala akong schedule. Mag-start ako sa Wednesday. And I am very excited. Siyempre, kasi balik na naman tayo sa pakikipagsalamuha sa mga customers. We try to make friends with the customers. Marami tayong nalalaman tungkol sa kanila. And minsan kasi mabunganga ako. Kinakausap ko sila kung kumusta about their life dito sa Toronto at saka yung mga pwede nilang suggestions or yung mga recommendations nila sa mga taong baguhan dito sa Toronto and in Canada as a whole. Maganda po yung weather natin today. It's just -4. And then, andyan pa yung mga snow sa labas. And hindi ko alam kung totoo, kasi may lumabas na balita na next week daw, baka aabot ng +20 degrees kasi medyo warm daw next week. Kaso, may isang balita na naman na sinasabing, we will have about, ano na naman daw, mga 20 centimeter deep na snowfall. So, I don't know kung alin dito yung totoo. Pero, nakita niyo naman sa previous video natin na talagang mahirap pag makapal yung snow kasi maglalakad ka and all. And hindi lahat ng daanan, pathwalks or sideways, hindi lahat nun is actually malinis at saka hindi lahat ng daanan, sidewalks, madadaanan kasi nga makapal yung snow. So mahihirapan ka. So isa yung sa mga disadvantage. Pero para sa akin, I think isa sa mga reason why maganda ditong tumira at lumipat or manibagong buhay dito sa Toronto eh kasi na-experience mo yung iba't ibang klase ng mga season and nakaka-adjust ka, nalalaman mo kung paano mo malalampasan yung ganitong particular season ng winter, di ba? So I think it's parang improving siya sa quality of life natin. Although kahit maybe lahat ng tao, I think naman most sa mga Pilipino o lahat ng mga Pilipino, I think naman lahat ng mga Pilipino mas gugustuhin yung tropical weather, di ba? Pero siguro para sa kabuuang quality of life natin, I think mas nice din naman kasi yung ma-experience mo din yung winter time, yung winter lifestyle, na iba yung sinusuot, pero yung fashion, pero yung thinking, yung behavior ng tao, makikita mo pa rin. Kasi, di ba, even if it's winter, fashion is andyan pa rin. Magsisimula sa mga boots, sa mga cardigans, sa mga parka, mga coat, mga winter jackets, up to your hair, sa mga bonnets, mga scarf, mga iba't ibang fashion na statements na makikita mo. So, ibig sabihin, even if ganon yung weather, mahirap yung weather pakisamahan, pero ganon kabongga yung fashion. So, it happens. May nakita lang akong mga ganitong fashion doon sa Tokyo, sa Korea, kasi nga nag-winter din doon, di ba? Pero, hindi ganon ka-extreme na abot ng mga -16. Hindi ako naka-experience ng ganitong extreme weather condition doon. So, nakita ko din na paano nila pinapalagaan yung fashion, yung self-expression, di ba? I think it's important sa ibang tao
na mapakita yung fashion statement nila kasi doon sila kumukuha, doon sila humuhugot ng self-confidence, doon sila humuhugot ng self-esteem. Kung sila, kung pakiramdam nila, they look good. Diba? May mga ganyang klase ng mga tao. Which I think makes a rational sense kasi marami tayong ginagawa sa buhay para mapagpatuloy natin yung pang-araw-araw ng mga challenges at ang araw-araw ng mga wins and losses. Kumbaga, sinasabi nila, for today, I will take this as a win para it will keep me going. Pagpatuloy yung ano ko, yung gana ko, yung interest ko na mabuhay for the next day. So that's the challenge. And yan, I think it's very important for them. Ako, hindi kasi ako very fashionable na pagkatao. Ako, hindi ako fashionable na pagkatao. Kasi yung laking hirap ako, di ba? And then, ako naman, feeling ko, humuhugot ako kapag branded yung sinusuot ko. Huwag niyo po akong masamahin ha. Kasi nag-ukay-ukay naman ako. Pero I think lang, I can feel better, I can feel more confident about who I am and what I am. Kung, syempre, mga medyo may brands na, umabot na kasi sa punto na nakaka-afford na ako ng mga may brands. Pero nung, in my college time, hindi ako very particular sa fashion. Kahit ano na lang sinusuot ko, kahit mga hand-me-downs, yung mga bigay ng tito, ng tita, bigay ng elder, well, elders, well, isang ate lang naman meron ako, so hindi niya ako binibigyan. Siyempre, pero yung mga ganon, yung mga t-shirt, bigay ng pinsan, ng mga mayayaman, ganon. So I'm very fine with that, wala akong problema dun. Pero nung dumating ang time na nakaka-afford na akong bumili ng mga sarili kong gamit na mga branded, siyempre nakakadagdag yun ng self-confidence and it's very important. And I think it's very important para makapagpatuloy tayo sa ating mga ginagawa araw-araw. So yun siya. So ganyan ang mga ibang tao, doon sila nag-base, doon sila kumukuha ng hugot. At wala tayong karapatan na i-judge sila kung ganyan yung way of life nila. Kasi that's the only way, that's their way, yan po yung paraan para sila po ay makapagpatuloy sa buhay. Okay? And then, alala ko pa, may nabasa akong libro. Sabi ng libro, dapat nililimit mo yung decision-making abilities mo in a whole day kasi you should focus daw yung mga decision-making mo sa mga important na mga things or important na mga instances sa buhay. Kagaya ni Mark Zuckerberg, di ba? Kasi may mga important decision-making siyang gagawin, hindi niya ginagamit yung mga skills na yon para sa pagsusuot ng damit and all. So, ang sinasabi, always plain gray yan siya, sweatshirt, long sleeves na gray. Always the same number of pants and shirt. Kasi nga, sa kanya, in his way of thinking, sa pag-iisip niya, yung mga decision-making abilities natin, skills natin, limited lang per day. So, dapat natin gamitin yon sa mga mahalagang bagay. Which is, sa kanya naman, mahalaga sa kanya, syempre yung mga business decisions. Hindi naman kasi lahat ng tao ganun din, di ba? Hindi lahat ng tao ganun yung hinaharap sa araw-araw. May mga taong simple lang ang hinaharap. So, mas napofocus yung decision-making abilities nila sa kanilang pananamit, sa kanilang ganito, sa kanilang how they would look today, how would they present themselves, paano nila ipresenta yung buhay nila, yung sarili nila sa araw-araw. At doon sila kumukuha ng hugot. Doon sila kumukuha ng self-confidence. Kasi nga, in a society, lahat tayo may kanya-kanyang role and hindi lahat ng tao magiging businessman, hindi lahat ng tao magiging pobre, hindi lahat ng tao magiging middle class. So, may mga ganung chances. And, syempre, nasa sa atin yon kung saan natin dadalhin ang ating mga sarili. Kung saan natin gagamitin ang ating mga decision-making abilities. Kung ano ang mga importanteng bagay na magbibigay sa atin ng energy, magbibigay sa atin ng drive, bibigay sa atin ng lakas para ipagpatuloy to a higher level ang mga ginagawa natin araw-araw, di ba? Kagaya sa akin ngayon, ito, vlogging is helping me out, pero minsan nakaka-exhaust din yung pag-i-edit kasi it takes a lot of time and it's taking a lot of my personal time para sa sarili ko. Pero I think naman, ang kailangan lang naman dun is focus and prioritization.
i-prioritize natin kung ano ang dapat nating unahin. Ganon. So, ako kung mangangarap akong mag-improve ako sa aking vlogging career, I need to prioritize more on improving my videos every day. Kung makakapag-upload ako ng videos, I need to improve it one video at a time. Para naman, syempre, may growth tayo, di ba? So, ikaw, kung saan ka man ngayon, or kung ano man yung pina-face mo everyday na mga struggles, tanungin mo yung sarili mo kung paano ka makaka-improve, or kung hindi ayaw mo mag-improve sa career mo, mag-improve ka sa other aspects ng life mo, like your social life, like your family life, like your love life, ganun. So, may mga different aspects of life na dapat natin i-satisfy that would keep us going, keep us moving forward. Ganun. So, for today, ang dami na. Hindi, happy na talaga kasi ako kasi ginagamit ko yung tripod. Bakit na dalawa na kamay ko, hindi ako ganun ng ganun, di ba? Tapos, medyo malayo na yung mukha ko. So, hindi na masyadong malaki yung screen kasi naalala ko, may nagko-comment sa akin before, bakla, ilayin mo yung camera, laki na mukha mo, kuha-kuha buong screen. Sige lang po, dahan-dahan, papalitin ko pa yung mukha ko. Kasi malalaki talaga mga mukha namin. Pero sige lang, magiging hugis, bigas din yan one day soon. Humanda din kayo, huyo kayo sa akin. Charot, joke lang po. Sige siya, so maglalakad ako today. Kasi wala akong work, 2 days ako nandito lang sa bahay, hindi ako lumabas. So I need, gusto kong lumabas, I need fresh air, I need a fresh inspiration din. Maglalakad-lakad ako para makita natin kung ano ang ating pwedeng ma-expose na mga bagay-bagay dito sa Toronto na dapat nyong malaman at dapat nyong maintindihan kung sakali mang may plano kayong lumipat dito o magpunta dito. Okay? So let's go! Prepare muna ako! Ito yung status ngayon ng weather outside. Pwede na mga snow kasi it's minus 4 degrees so the snow is still there. Let's go! Ayan, so paalis na ako and dami-dami ng snow din oh. Punta muna tayo sa train station. Aray ko, ay, Diyos ko, medyo ano, matulas yung ano, daanan. Kasi nagme-melt yung ibang parts dahil may salt. Line 1. Go on, Finn. Please stand clear. Ayan, so andito tayo sa Nordic Lights ng Harbourfront Center. So para siyang ano din, visual arts. So ito siya, Great Minds, parang brain. Brain ang drama niya dito. So marami pala. So ang Nordic Lights, andito tayo sa brain. Tapos,
Ganon, tapos meron pa siyang sense light swing. Ah, mag-swing-swing doon. May Gorzy Equinox. And then, yan, pressure tsaka great minds. Tapos control, no control. Ito yung bet ko yung control, no control. So dito muna tayo, mauna muna tayo sa Canada Square. Ang dami pa rin mga ano, oh. Mga snow-snow na hindi na ano, naayos. Ayan. May ano siya. Parang siyang brain. Pero may siguro nasira siguro yung isa kasi may na-yellow na part. Oh, oh. Dito. Dito muna tayo sa kabila. Unahin natin yung isa. Yung pressure. Pressure, pressure, Cammy. Ah. Sobrang lamig talaga ngayon. Ay, minus 4 degrees. Ah, yun na yung isa. Puntahan ko yun mamaya. Umanda ka. Dito, maglalakad tayo for the next one. Ang pangalawa ay, yun. Ah, parang ferry-ferry Cammy. Parang ferry-ferry kaya yung drama. Pero ang lamalami, manigas ding ano. Oh? Siguro ito yung ano, yan. Wala. Parang feeling ko ito yung ano. Harbourfront na nilalagyan ng mga eksena. Yan yung CN Tower. Ay? Ito yung mapunta sa Canada Square. Ano, maganda siya. Parang may mga ano siya, eksena. Ay, Diyos ko, mga aso. Baba yung bag ko, baka hindi ko na feel no? May bag pala ako. Eto siya. Ito ang eksena niya dito. Sabi niya, Denmark. Danish. Ah, it's a collection of several festival of lights, visual arts. Ito siya from Copenhagen, from Denmark. Ah, ito lang siya. Well, para siyang yung RGB LED lights na nag-change siya ng color. Tapos, yeah, so maganda siya. And then nasa harap niya yung ano, wala. Yung leg, some parts of the leg ata is nakaano na siya, frozen. Pero ganito yung ano niya, parang distant view ng visual arts na ito. Ganito siya. Look at that. So maganda siya, 'di ba? The color is white, has a little bit purple-ish. Ano ba yan siya? Ano siya? Just flowing. Parang siyang uod. No offense meant sa artist ito ha, pero parang siyang uod. Ito ang eksena niya. Go! Doon naman tayo sa kabila. Eksena yung mga baby boys. Nasa harap pa rin siya ng Harbourfront Center. And ito naman siya. Ay, ito maganda. Parang ano siya, immersive ang drama.
Oh, di ba? Ganon. Parang tumutulo. Saan galing yung projector niya? Nasa taas? Ah, nasa taas galing yung projector. Ito galing yung projector. So, ito yung ginagawa yung parang 3D mapping for... alam nyo na yung mga maraming mga eksena for ano ngayon, for the visual arts, para kakaiba naman siya. So alam ko ka, parang ganito yun siya. Tingnan siya kanyang 3D projection, tapos ito siya. Dito siya projected. So, may pa-rainbow. Tapos parang, flowing siya sa ano? Bintana. O, diba? Maka-eksena nga tayo dito, konti. Pwede mag-eksena dito? Baka ma-award ako nila. Basahin muna natin na Nordic Lights, the part ng Nordic Bridges. Saan ito sa Anastasia? Gorgian Anastasia. Saan kayo banda? Para it's a mix siya. Mix ba siya? Yeah, I think. Dito yung parang projection. Yan, maglakad-lakad ka dyan kaso hindi ko maka-eksena kasi ako lang mag-isa. Wala akong ano. But look at that. Yun naman yung parang ano siya sa ilalim. Ah, snows. Para siyang water flowing tas may rainbow. Go, takbo-takbo. Ah, sa kabila yung isa. Hindi pala. Ah, doon. Ay, pulis pa. May pulis pa. Akala ko. Akala ko sa kabila yung isa. May pulis pala. Akala ko. Kasali na sa eksena yon. Hindi pala. So yun siya. Ito mo nakikita yung isang part. Saan ba ito isang part? Feeling ko merge na siya. No? Dalawa ba sila? Mayos kayo. Bib nyo kung bigyan ng sakit ng ulo. Yung equinox sa kanya, tapos yung isa, Gorzi. So saan yung equinox? Oslo and Helsinki. Okay, takbo-takbo tayo. Change. Dito tayo eksena sa isa pa kasi mas feeling ko mas maganda dito. Mas enjoy siya. Ito yung ano, power plant. Hindi siya mall ha. Kasi may power plant mall sa Pinas, di ba? Yan. So, ganda ng ano oh. Tapos, wait. My God, yung kamay ko nanigas na. Change. Ano muna tayo, B? Change out. Change outfit. Change hands muna tayo. Hindi ko talaga makita yung isang lights niya. Ito ba? Ano may isang lights niya? Hindi mo ma-explain doon. Ah, yun siguro. Ah, pa-change-change siguro siya. Mag-change-change siya ng ilaw kaya talaga. Oh. Nawala na yung waterfall. Ganon. Kaya talaga di kayo makahintay ha. Oh, dito tayo. Ito, eksenahan ko talaga to dito. Kasi talagang, this is really something na immersive talaga yung experience niya. Kasi mag-iilaw siya pag hawakan mo siya. So, ibig sabihin, ito yung isa sa mga nagbibigay ng mas magandang experience dito. Chineng, chineng, chineng. Tayo sa mag-skating daw sila. Enjoy po kayo. So, dito siya. So, paghahawakan mo siya. Yan, ganun. Paghahawakan mo siya, mag-iilaw. So, closer look muna ha. Closer look. Kamakuryente ako. Oh. Light.
Ay, ang ganda niya. Oh, di ba si Ate? Go, Ate, go. Oh, di ba? Bongga siya. May eksena din siya. Ay, ano yung nasa taas? Oh. Isin mo, Ate, pwede mag, di ba, sira. Ay, nice! Woohoo! Ganon. Sa kabilang eksena niya, oh. Hello, baby! Diyan na kayo, baby. Hindi lang ako mag-video. Oh, mga na-auto. Pero bongga siya na eksena, di ba? Ayan ang maganda. Oh, yan ang maganda. That's nice. You go. Eto, mag-ano tayo sa gitna. Oh, go, girl! Ah, diba? Oh. I think maganda to sa mga bata pag mag-ano sila, oh. Gusto ko na ganyan, gusto ko pero umalis kayo. Gawa tayong music video parang ganito-ganito, no? Wow. Mag-isa lang, oh. Ito siya. Yan din o, ibang isa na naman siya. Hindi na siya mag-follow sa kamay nyo. Ah, mag-follow pa din. Oh, di ba? Oh. Oh. Ooh. Nice! Kakaiba talaga siya, si Vadin. Go! Ah, change siya kung minsan ganyan yung lights niya. Kung hindi. Oh. Oh, yan! Woo! Press. 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 Ah! At the power power siya, Power Ranger. Different eksena na naman siya. Sorry, baby. Ako na kamay lang ako, ha? Pwede kaya mang... Pwede kaya gamay my bare hands? No sé. Power power tayo, girl, ha, girl. Girl power. Ito siya. Shing, jing, jing. Ito na naman siya. Follow me, follow me. Ito mga baby boys din sa kabila. Kaya nyo yan, go to go. Ah, ito naman siya, one straight line from the top. Ah, kanya-kanya, ano talaga siya ay. Marami talang siya eksena. Huh? Ganda na naman, mag-box-box na naman siya. So, pag ilong press mo siya, mas ilaw siya kasi mag-lighten up yung box niya. Pag hindi mo siya ilong press, ganun lang.
video nga ako na mag-isa. Sa yun ang nangyari dyan sa may wagang ilaw na yan. So tapos na, malamig na kamay ko, alis muna tayo. Bye uncle. Ito sabi niya, control no control. Oh, in Montreal. Yeah. Nice. Ito na siya. Oh, may ibang papassion statement pa si Auntie. Here's your auntie. Bading, yung mga ano si auntie Bading. Mga insekto si auntie. So yan siya yung last part ng Nordic Lights dito sa Harbourfront Center. So alis muna ako. May lalakad pa uwi or bibili ng pagkain. Ganito pa rin siya oh. Still marami pa rin. Ah. Ay, doon pala yung stop on. Ito sa line train. Marami pa yung nakalagay dyan o na mga snow. Siyempre, pumapangit na yung quality ng lights. But that is still the CN Tower. Oh, diba? Dyan, so paiba-iba din yung kulay ni Uncle. Kasi nyo dyan yung mga ano ha. Mga switch Uncle para ma-change yung ilaw. Tiyan. So, naglalakad na si Vading.
Uwi na lang muna si Vading. Yan yung brain kanina, oh. So yan yung brain. Tapos yun yung isa, yung parang uod. Tapos dyan naman yung immersive. Tapos dito si kulay-kulay uncle. So kung may chance kayong makabisita dito sa Harbourfront Center, kung magko-commute naman kayo, sakay lang kayo hanggang sa Union Station. Tapos paglabas nyo yung train sa Union Station, huwag kayong lumabas ng platform ha. Asa, huwag kayong lumabas ng station. Paglabas nyo ng platform, makikita nyo dyan may streetcar. Sakay kayo ng streetcar kaagad. Papunta dito sa Harbourfront. Pero di kayo mahirapan. Pero siya ngayon, si Vading. Sasakay muna ng streetcar si Vading pabalik ng Union Station. Pero nagutom din ako. Gusto kong Starbucks, no? Gusto kainin Popeyes kaya. Wala kasi akong ano sa bahay, kanin. Wala din akong rice. Mm-hmm. Popeyes chicken. Masarap kasi yung Popeyes chicken. Ayan, nandito na yung ano, streetcar natin. So, ito yung streetcar dito. Goes to the street. So, may mga parts din naman na underground siya. Let's go. Lamig-lamig. Ay? 509 Harbourfront to Union Station. Masks are mandatory when riding the TTC. Yan malakas. Yan lumakas yung ano. Aray. Aray. So yan na. Hindi na makita. So, nito na tayo. Sakay na tayo ng... Aray ko. Maraming palang gamit. Aray. So, yun siya. Yun ang experience dun sa Harbourfront Center. So, I think every week or every certain times kasi event venue siya. So, gumagawa sila ng mga kanya-kanyang mga exhibit. Pwede siyang exhibit, pwede siyang fashion, pwede siyang art. Kasi last time during summer, may nakita akong photographs of the pandemic. Malalaking mga portraits ng pandemic. So, I think na-vlog ko yun saglit. May mga parts ako na na-vlog ko. Hindi rin ako sure. But anyway, yun ang point. The point is that it's an avenue for people to get inside or to visit the Harbourfront Center and enjoy more of the anong pwedeng mapakita nila dito. So, yung maganda yung lights no, control no, control. Galing pala yun sa Montreal. Umikot. Galing siya sa Montreal. And Montreal is part of Quebec. It's a different province. Pero part pa rin siya ng Canada. So yun ang nangyari siya. Kanyang yung Vangs ko. Wala nang pakialam sa mga Vangs. So one station stop siya. Next station na ako bababa para sa Union. And pagdating sa Union, uwi na lang siguro ako. Ay, punta na lang muna ako ng... Ay! Punta na lang muna ako ng Eaton Center. So check muna natin ha kung anong meron sa Eaton Center. Ayan, so andito na ako sa bahay. Nalobat ako kanina. Dumaan ako ng Metro grocery store. So, isa din siyang malaking grocery store na nasa College Street. Actually, kaharap lang ng building kung saan yung Metro. Doon yung pinag-aaralan ko ngayon. However, doon sa Metro, mas marami kasing options. Yung mga pork meats nila, maraming mga klase-klase. Marami akong mapagpipilian. Yung sa Shoppers kasi tsaka sa Freshco
And then sa no frills, wala masyadong option sa mga cuts ng pork. So, minsan mas masaya akong mag-shopping, mag-grocery doon kasi mas marami akong options. I mean, just for my own self-consumption. Ganon, di ba? So, today, na-experience natin kung ano yung mga pwedeng gawin dito sa Toronto sa usual day. So, every day, may mga spots ang city na pwede nating bisitahin whenever we have the free time just to keep up with our level of interest sa gusto natin, sa isip natin para maalis tayo sa mga araw-araw na stress na dala ng trabaho at pang-araw-araw na buhay sa bahay. So, ganon. So, may mga ways. Minsan, meron pa sa mga communities, meron silang, kasi ngayon winter time, diba? So, may mga kanya-kanya silang mga skating rinks para may labas ng mga pamilya, ang kanilang mga parents, ang kanilang mga anak, at may family bonding time sila through something sa pamamagitan ng isang bagay na hindi mo basta-basta magagawa, kagaya ng skating. So, nung time na nag-skating kami doon sa downtown, may namitin akong Pinoy, tapos yung anak niya, parang feeling ko 7 years old pa, bata pa, ang galing na mag-skates, grabe. Parang grabe talaga yung training. Sabi niya sa akin, sabi niya na, wag kang dito mag-practice. Iko, ha kuya, bakit? Iko, bakit hindi ako dito mag-practice? Sabi ko sa kanya, sabi niya, kasi maraming tao dito, dun muna sa mga community center na mga community na mga skating rink. So every community, sa down, even sa downtown and outside downtown, may mga ano pala sila, may mga ganito, mga recreational areas. Minsan, hindi naman lahat ha, pero minsan may mga parts na may sarili silang skating rink for practice. So doon daw mas maigi kasi you have more time and more space na makapag-practice ka. Eh, nung time na nakita ko siya, maraming tao. Pero nung time na sa third time na kami bumalik, after 10 na kami bumalik, which is wala nang tao, kami na lang, hindi naman walang tao, pero siguro mga 10% na lang sa usual time kung saan marami ang nagre-rent ng skates for practicing, ganon. So anyway, it's a good day. Tomorrow, balik na po yung dine-in sa lahat ng restaurants, pero at a maximum capacity lang po na 50%. So hopefully, sa pagbabalik namin sa trabaho, it could also give us, I don't know, mas masayang, you know, mas maligayang bati sa aming mga regular customers tsaka sa mga new customers. Kasi syempre, mas anxiety, diba? Mas nakapag-work ka. So this coming week din, wala kaming pasok sa school. Kasi it's a school break, so one whole week yan siya. And then the next week naman, bago kami magbalik dun sa ano namin, sa school. So, hopefully by that time, ibang ano na naman, may iba na naman tayong kurso or program, ibang subject kung sa Pinas pa ang ating pag-aaralan. So, tapos na kami sa customer service experience in Canada. So, syempre, may iba't iba talaga tayong way of doing customer service kasi minsan ang customer service sa kabuuan nagbabase din sa kung ano yung kultura ng isang bansa. So kung ano yung way of customer service sa Pilipinas, hindi siya always applicable sa any other places or any other countries sa mundo. Pero dapat nating pakatandaan yung mga basics ng customer service, yung actual foundation na kung saan pare-pareho sa lahat-lahat. That is, I think ha, sa opinion ko lang, number one is that unparalleled interest or willingness to serve your customer in whatever way that we can. And always doing an extra mile of your service. I think naman, applicable yan siya sa lahat ng bansa sa buong mundo, di ba? We always wanted, mas gugustuhin talaga natin na sinasabi natin ito, huwag tayong mag-over-promise and under-deliver. Sa halip, mag-under-promise pero over-deliver tayo. So, yun yung way of customer service
na I think isa sa mga foundation na pareho sa lahat ng bansa sa buong mundo. So at least marami tayong natutunan today, marami tayong nakita, maraming works of art na pinapahalagahan na pwedeng gawing time for us to enjoy and create happy memories together with your friends, with yourself, kasi ako lang mag-isa, with your family and with your friends. So kahit ano, whatever it is na nakakapasaya sa'yo, it can actually give you sparkles of joy in your day-to-day life. Ganon. O, di ba? May natutunan kayo sa akin, di ba? May silbi si Bading. Anyway, yan lang po sa ngayon. Maraming salamat po always sa inyong pagsusubaybay. And samahan niyo po ako parate sa ating mga adventures dito sa Toronto at yung mga bagay-bagay na ating natututunan habang tayo ay lumalaban sa buhay. Ganon. And huwag niyong kalimutan, mag-subscribe po at mag-comment. Una pala, mag-like at mag-comment. Nang share niyo rin yung, maybe kung may mga knowledge kayo o may mga nalalaman kayo na gusto niyong i-share with regards to the topic na napag-usapan natin or sa kahit ano man na nangyari ngayong araw na to or sa video na ito. Okay? At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe na naka-on yung notification bell sa lahat ng uploads or for all upload notifications. Tapos mag-comment naman kayo dyan kung anong masasabi ninyo sa video na ito, kung may nalaman ba kayo, may natutunan ba kayo, o may dapat ba akong ipag-improve pa. I'm sure meron pa, marami pa talaga kasi ako, baguhan lang din ako sa larangang ito and I'm very much willing to improve slowly and one video at a time. Diba? Ganon. So, correct. Pak na pak. Maraming salamat po always. Mag-ingat po kayong lahat and don't forget to keep dreaming. Bye, dreamers!